Good morning, Mahan. Later, mga anak. Noon! Oh, si Brian ba ito? Hey, happy birthday! Thank you, anak. Oh, andiyan ka na naman ba sa Singapore? Yep, ayan oh. May conference lang. Ah, so hindi ka makakarating? Bawa tayo, pasensya na kasi bukas ng madaling araw pa yung flight ko. One down. Cha! Tay! Happy birthday! Naku, pasensya na, hindi ako makakarating mamaya. May bigla ang meeting kasi kami. Ah, ganun ba? Oh, sige. Bye-bye. Two down, two to go. Tay! Happy birthday! Thank you, anak. Thank you. Pasensya na, may spotting si Beijing ngayon eh. Ha? Bakit? Pagdating ko sa mga bata, idadiretso na ako sa hospital na. Tay, pasensya na. Baka hindi ako makapunta sa birthday mo mamaya. Huwag mo nang intindihin yun. Sige na, muna na kayo. Mag-ingat kayo. Three down. Jun! Po! Huwag mo munang ipasok yan. Huwag mo munang iligpit tong mga pagkain. Hindi pa naman tapos ang birthday ko eh. May darating pa niyan. Oo nga po. Sige po. Sorry. Oo, di ba? Sabi ko sa'yo eh. Yes! Thank you, Lord. Yan. Si Dex? Si Dop. Nelson! Nelson, nakahabol ka pa ng happy birthday ah. Mukhang hindi happy ah. Kuya Bray? Hindi. Oh, Jack! Sandali, sandali, sandali. Tiyo! Totoo ba to? Malamang joke lang yun, te. Totoo nga. Hindi ako nagbibiro. I'm dying. Lung cancer. Siguro raw mga 2 buwan. Magre-reunion na kami ng mama niyo. Ay, hindi pwede. Ayoko. Hindi kaya nagbibiro ka lang kasi hindi kami pumunta sa birthday mo kahapon? Sorry, Tay. Sorry. Sanay na si Ninong dyan. Taon-taon naman. Tay, money is not an issue here. It will never be. What I'm trying to say is, let's just get a second opinion. For all we know, baka na-misdiagnose ka lang. Eh kung tama. Then we'll do as the doctor says. Kung kailangan magpa-chemotherapy o radiation, gagawin natin lahat. Basta gumaling ka lang. Bray, ayoko ng chemo. Ayoko maglabas-pasok sa hospital. Tapos ano, makakalbo ako. Nakaka-turn off naman sa mama niya yun pag nagkita kami doon. Tay, seryoso na. Cha, seryoso ako. Gusto ko gwapo pa rin ako hanggang sa kabila. Diba, anak? Tay, ayaw mo bang gumaling? I have lived 69 years. Okay na yun. But why are you giving up? Ba't hindi na lang natin na yan ang tatay, diba?
Anong hayaan? Hayaan natin siya mamatay, kuya, ganun. Hindi ganun na siya. But that's exactly what will gonna happen if you don't get the proper treatment. Ang sinasabi ko, nasa tamang bisyo naman ang tatay. At hindi na lang natin hayaan ang gusto niya. Oh really? I've been doing this all of my life. Just in case you haven't noticed. Talaga? Yeah. Botohan na lang. Botohan na lang siguro para... Pwede. Oo ngayon. Sinong gustong magpa-second opinion ako? Ngayon. Sinong gustong pagbigyan ako? It's a tie. Not counted ka, pinsan. Oh, yun! You know, counted! Sup? What's up? Ano ang mas maaga ka dumating? Makita mo naman yung text, di ba? Pinag-uusapan namin kung kailangan ka ba magpa-second opinion ni tatay o hindi. Kami ni Cha, we believe na magpa-second opinion. Si Kuya Alan at si tatay, hindi. Oh, ikaw. Anong boto mo? Oh, ikaw. Sayo ko nakatingin, di ba? Buhay niya. Choice niya. Parang lalong ayoko magpagamat eh. I like what I see. Ha? Yan lang naman ang gusto ko eh. Kung nakikita ko kayong kompleto. Kasi, kung namatay nanay niyo, biglaan, di ba? Hindi tayo nakapaghanda eh. Hindi tayo nakapagpaalam ng maayos. Pero ngayon, gusto ko sana, kumpleto tayo. Bago ko makipagkita kay San Pedro, total, ilang linggo na lang. Manuel, good news. Mali ang unang hiling ko. Wala kang sakit. Pinadala ko sa Manila ang lab samples mo. And came back negative. Wala. It's just TB infection. Pero huwag kang mag-alala. Madaling mag-argamot yan. Pero at least, hanggang 2 dekada ka. Ang buhay. Nung! Wala kang sakit! Wala kang sakit, Nung! Magandang balita yan! Tara, sabihin na natin sa kanila! Teka. Ay, natatakot ako eh. Baka pag sinabi ko sa kanila, hindi na sila bumalik dito. Tay! Tay, sino kausap mo? Si Doc. O, ano sabi? Wala. Nangangamusta lang. Pinapaalala lang yun ang gamot ko. Naino mo na ba yung mga gamot mo? Oo, eto na. Bakit di mo sinabi? Kang alin? Nakausap ko si Ninong. Sinong Ninong? Si Doc. Bakit? Ba't ayaw nyo malaman namin? Eh, natatakot ako eh. Nangihinayang ako. Baka kasi kapag sinabi ko sa inyo yung totoo, hindi nyo na ako puntahan. Alam niyo, Tay, sorry kung yan yung nararamdaman ninyo. Pero unfair din sa amin eh. Ulit kami nag-aalala. So kaya dapat sabihin mo din ang totoo. De, sorry din. Sasabihin ko rin naman. Tay, sa Sabado dito kami matutulog lahat. Dapat sabihin mo na lahat doon. Tay! Hello! Naku, sayang naman oh. Bakit? Kumpleto sana tayo kung andito yung asawa. Kailan ba makakauwi yan para makapag-banding? Tay, kasi nag-extend. Dahil nagustuhan ng employer kaya matatagalan. Asa, abroad pa rin siya? Oo. Sigurado ka? Oo, bakit? May kukunin na ako sa kotse. Ate! Oo? Nasaan ba talaga si Jerry? Nasa abroad nga. Bakit? May problema ba?
Anong bansa ulit? United States of Tagaytay? Huh? Ano? Umuwi siya may black eye, di ba? Ako may gawa nun eh. May kolehiyala nilalandi. Gamit pa yung kotse mo. Huwag mo na lang sabihin kinatatay. Di ka man lang nagulat? Di ka man lang nasaktan? Pang ilan na to? Dex, baka marinig ka nila. Dex, mabuting ama siya sa mga anak namin. Kakausapin ko na lang siya. Wala na siyang respeto at pagmamahal sa'yo. Iwan mo na. O baka ikaw na ang nawalan ng respeto at pagmamahal sa sarili mo. Nong, pansin ko lang. Parang nagkakasundo na talaga yung mga anak niyo ngayon, no? Oo nga. Mukhang ang saya-saya nila. Oo. Nong, suggestion lang. Oo, ano? Ba't kaya di mo nang sabihin sa mga anak niyo totoo? Na wala kayong sakit. Eh, nag-iipon pa ako ng lakas ng loob. Tsaka, natatakot pa rin ako. Na? Na, pag sinabi ko sa kanila, eh baka magalit sila. Hindi yan, Nong. Oh, Louie! Sorry to call you this late on a weekend. Mr. Lazaro, our VP, he called for some legal advice. Yung anak niya, na-scam sa isang music festival, and they want to file a case. Eh, kapangalan ng kapatid mo yung nakasuhan. Sino? Dexter. Social media influencer na pala siya. Ano daw kaso? Naku, marami. Fraud, syndicated stapa, ilan lang yan. Paano daw nangyari? People paid for their festival ticket, pero di natuloy. So, they want their money back. Talk to your brother immediately. Okay, thank you. Dex! The head of our legal department just called. Yung anak ng boss ko, naloko mo daw. He wants to sue you. Is this true? Hi. Dex? Dex? You stole money from these people. That's a crime, you know? At sa lahat ng lolokoin mo, yung anak pa ng boss ko. Kuya, hindi ako nagnakaw. Naloko lang rin ako. Eh bakit yung tatago? Eh syempre, hinahanap nila ako eh. Malamang! What do you expect? Eh bakit ako sinisingil nila? Kuya, promoter lang ako, hindi ako yung producer. And sana, inalam mo man lang kung legit ba yung lecturing event na yan. Eh hindi ko naman alam na isasabit nila yung event eh. Well, your ignorance doesn't make you a victim. It just makes you stupid. Okay, sige. Tanga ako. And irresponsible. Dahil magmula noon, ganyan ka na talaga. Irresponsable. Eto na naman po kami. Huwag ka mag-alala, Kuya Bri. Babayaran ko yung utang ko sa'yo. Hindi ko makakalimutan yun eh. Hoy, wala ba ka, bilang ka na ng bilang. Hindi ito tungkol sa perang yun. Eh ano? Tungkol sa pagiging irresponsable mo. Dahil ang dami mong sinayang, di ba? Yung thesis mo, sinayang mo. E di sana nakagraduate ka. E di sana nakapaganap ka ng magandang trabaho. Pero anong ginawa mo? Sino pinili mo? Ano, babae? Hindi lang siya basta babae. Pamilya ko siya. Kami, anong tawag mo sa amin? Di ba kayo pamilya? Ano sinasabi mong pamilya? Eh, iniwan niyo ako nun eh. Mula nang mamatay ang nanay, parang namatay na rin kayo lahat. Dex! Si tatay, may barangay. Si kuya, si ate tsa, nag-asawa. Ikaw, alipin ng trabaho. Eh ako, kuya, bata pa ako nun. Kinalimutan niyo ako. Kaya si Ira, siya lang ang naging pamilya ko. Oh, nasaan na yung pinili mo? Nasaan na yung Ira? Nasaan? Dex, grow up! Stop fucking your life and stop fucking other people's life, you fucker! You mean stop fucking up your life? Fuck you. Oy! Oy, bro! Yung bibig mo? Oo, bibig ko! Bibig ko talaga! Ang perfect ng buhay niyo eh, no? Ikaw, ate cha, bakit hindi natin pag-usapan kung gano'ng ka-perfect yung babaero mong asawa? Huwag mo yung hindi! Pag-usapan na natin ito ngayon. Para alam ng lahat na hindi lang akong olats dito. Yung asawa nito, hindi totoong nag-abroad. Andito ang asawa mo? Ha? Kuya! Ayan. Hindi niya pwede gawin sa'yo yun. Pwede! Hinayaan niya siya ni ate. Tsa! Ano ba? Noon pa namin sinasabi sa'yo,
Nagkagoy ang lalaking yan. Ang tigas kasi ng ulo mo. Oo na. Kaya ayoko magsabi sa inyo, kuya. Kasi kasalanan ko. Ako gumawa ng problema. Titiisin ko. Kahit ginagogago ka na ng lalaking yan. Ginagogago ka ng paulit-ulit. Nasaan yung logic doon? Bakit hinahayaan mo? Para sa mga anak ko. Dahil ayoko sila mawala ng ama. Saka ayoko nang magsabi kay tate kasi ayoko mang problema siya eh. Kasi may sakit siya, baka lumala. Wala naman sakit si tatay eh. Shut up, Dex! Wala siyang sakit. Shut up! Narinig ko sila ni Kuya Jun kanina nag-uusap. Di ba, tay? Ha? Ano? Tay? Di abray. Hindi niyo naiintindihan. Teka, kuya. Alam mo to? So ano? Ginagagaw mo lang kami. Hindi ganun, tay. Hindi cancer ang sakit ng tatay. Mali yung unang finding sa kanya. Eh bakit hindi niyo sinabi sa amin kagad? May balak pa kayong sabihin sa amin o wala? Ah, eh parang wala. Nag-usap nga kami. Nag-usap kayo. Kayo lang o ikaw lang? Brian. Tay, nung tumawag ka sa akin para mangingi ng tulong sa tindahan, alam niyo na ba na wala kayong sakit nun? So, ginamit ko lang pala yung tindahan para kay kuya. Sinamantala mo naman. Putya! Bray! Hindi ko sinabihan si tatay na hingi ka ng pera, ha? Tay, di ba sabi ko ba? Hindi nga eh. Ang intention ko lang naman, eh tulungan yung tindahan. Ang gusto ko lang naman, magtutulungan kayo magkakapatid. Tay, alam niyo may pakiramdam na parang charity case na kailangan tulungan? Sanitarhan niyo naman ako kunting dignidad. Sana pinanawaan niyo akong, Tay! Tay, sabi ko, kaya ko to. Hindi naman magkakaganan yan kung na-manage mo ng maayos yung dati. Napakayabang mo talaga! Napakayabang nga ito. Ako naman at tanga ko na pinanawaan ko na totoo at bukal sa loob mo ang pagtulong mo. Ako na tumulong, ako pamayabang. Wow! Kahit kailan kasi tingin mo sa tao, puro pera lang ang habol sa'yo. Tumutulong ka lang naman para ipamukha sa amin na meron ka narating. Kami wala. Magaling ka, di ba? Oh, why are you taking against me na may narating ako sa buhay? Why? Is it my fault na unlike you and kuya, I chose to study? Is it my fault that I work hard para sa kung anong meron ako? Is it my fault that I have the means to help you? Huh? Do you even know what I went through? What I had to give up just to help you? Hindi. Hindi, di ba? Dahil wala namang ni isa sa inyo ang nagtanong sa akin kung okay ako. Ikaw, kuya. Nung nagtrabaho ka abroad para makamit yung pangarap mo sa pagsasayaw, wala ka namang narinig sa akin na kahit anong reklamo nung kinuha ko yung responsibilidad mo sa tindahan. Yung mga pangarap ko. Sige, sinantabi ko muna, walang problema. Bakit? Kasi walang maiiwan dito sa tindahan eh. Pareho kayong wala ni tatay. I just wanted to be a good son. I just wanted to be a good brother. To the point that I could not be a father to my own son. Pero nung bumalik ka, parang walang nangyari. Ikaw pa rin na magaling. Pero okay lang yun. Dahil desisyon ko naman ang umalis sa tindahan na yun. Alam mo kung bakit? Dahil pinakiusapan ako ni tatay na kailangan mo ang tindahan. Na mas kailangan mo ang tindahan dahil ikaw ang may asawa at anak. Dahil ikaw, kuya, ay may pamilya. Ako wala. Kaya kayo. Kayo lang naman ang meron ako. Kayo lang ang pamilya ko. But why is it that you always make me feel like I'm the enemy? Not a brother. Not a family. Bray. Pahinga na ho kayo. Sana. Totoong nagkasakit na lang ako. Pasok ka muna.
Mrs. Bata, alam ko dito healthy, pero pampahappy. Pero nakakaikli ng buhay. Pero pinagbabate ang magkaaway. Bray, sorry ha? Wala yun. Hindi kasi talaga dapat tayo nagsasalita kapag galit eh. Kung ano-ano lumalabas sa bibig natin. Ako, guilty ako dun. Pero sorry pa rin. Hindi dahil sa mga nasabi ko, hindi dahil sa mga nagawa ko, kundi sorry din sa mga hindi ko nagawa at hindi mo nagawa dahil sa akin. No. No, kuya. Hindi mo kasalanan yun. It was my decision. Hindi ko napanindigan si Gian dahil hindi pa ako ready. Because I was too busy proving myself, proving my worth. Because I was too busy to keep up with you. Ikaw standard ko eh. Idol kita. I wanted to be as good as you. Hindi ka na nakabal, Brian. Nas nalagpasan mo pa ako. Hindi sa laya narating mo sa buhay, pero dahil mas naging kuya ka pa sa akin eh. Ray, Kuya B, gusto lang talaga bumawi ngayon. Gusto ko bumawi talaga. Kuya. Thank you. Bibili lang sa loob. Huwag kang alis. Dito ka muna. Bakit? Basta, huwag kang alis. Dito ka lang. Teka lang. Bibili lang ako. Bilis lang ako. Mamaya na. Samahan na lang kita. Okay. Eh, bakit ba mamaya? Pwede naman ngayon. Mabilis na lang ako. Basta mamaya na. Dito ka muna. Sige, diyan ka lang. Bilis na. Saan ka na daw niya ng bola? Siyempre. Ayoko rin naman madamay kayo, di ba? Kamay na kami dyan. Hindi ka na lang pababayaan kagaya ng dati. Sige na. May pupunta tayo isa pa. I owe you too. Welcome. Pwede ba mag-apply? Nagluto oh. Daddy. Kami talaga ang mga tunay mong Prince Charming. Baby girl. Kami na bahala dito. Okay? Thank you. Ako Nay. Matutuwa ka. Nakuha na ni Chai recipe ng pansit mo. Ang sarap. Problema nito. Baka hindi ko na matikman uli. Kasalanan ko eh. Kasi sinungaling ako sa kanila eh. Actually, alam mo, ang dami kong pagkukulang. Ang dami kong pagkukulang sa kanila eh. Ikaw naman kasi, iiwan mo kaagad ako eh. Aga-aga eh. Tapos, di mo man lang ako tinuruan kung paano maging nanay sa kanila. Ayun, tuloy ang nangyari. Palpak tuloy ako. Sunduin mo na ako, Nay. Kailangan pa namin bumawi sa kanya. Hindi eh. Laki ng kasalanan ko sa inyo. Wala ako na nagsisisi.
yourself. I know you did your best as a father. Alam ko ang sakripisyo nyo tuwing umaalis kayo. Wala namang magulang ang hindi nahihirapan tuwing iiwan ang anak. Kaya kung mamimiss namin kayo, mas mamimiss nyo kami. Atay, tungkol dun sa lie, I may not agree with it, or we may not agree with it. I understand kung bakit ang nagawa yun. Thank you. Guilty kami lahat dun, Tay. Naging busy kami sa pag-aayos ng sarili-sarili namin buhay. Nakalimutan namin na naiwan ka na pala mag-isa. Kaya, Tay, kami dapat na mag-sorry sa'yo. Pwede na. Pwede na ako, ha? Sa lahat ng pagkakamali ko, kayo ang tamang nangyari sa buhay ko. Kaya, aalis ako, masaya ako. Alam ko kasing kaya nyo na eh. Nay! Pwede na. Kunin mo na ako talaga. Tay! Bawal yan! Tay! Okay na. Ayos na oh. No, kuya. Di mo kasalanan yun. It was my decision. Di ko napanindigan si Gian dahil hindi pa ako ready. Because it was my decision proving myself. Proving my worth. Because I was too busy to be with you. Tay! Tay, ano sabi nito? Sino kausap mo, tanga? Buto na lang siguro para... Hindi. Oo ngayon. Sino gusto magpa-second opinion ako? Action! Nagdidiro ka lang kasi hindi kami kumakasal. Bye! Hindi pwede. Go! Nung! Wala kang sakit! Wala kang sakit, Nung! Mukid siyang balita yan! Tara, sabihin na natin sa kanila! Teka. Natatakot ako.